So sa mga nakakaalala dyan, meron akong ginawa last 2 months na video about sa Huawei headphones. Naisipan ko gumawa ng update dahil kung naaalala niyo yung ginawa kong unang video tungkol doon, nirecommend ko talaga siya dahil nagandahan ako doon. So ngayon, i-confirm natin kung totoo ba talagang ganda niya or kung pangsimula lang ba to. So simulan natin yung video. Sa paggamit ko nitong Huawei headphones na ito, meron akong nabuong dalawang sides. Merong positive, merong negative. Pero una ko muna yung sa positive. So yung unang positive sa akin ay yung buttons. Okay yung layout niya, madaling kabisaduhin, madaling malaman kung nasaan kapag, for example, suot-suot mo na yung headphones, tapos kakapain mo na lang yung pindutan. Madali mo siyang maaalala at matatandaan dahil konti lang yung pindutan niya. Apat lang yung buttons na meron dito. Yung pag-open, yung pagtaas ng volume, pagbaba ng volume, at the same time, pwedeng pang next or pang previous song. At yung gitna nun ay yung play or pause. Maganda naman siya, responsive, clicky, at hindi siya yung habang tumatagal nagiging mushy. Nagagamit ko pa rin naman siya, at the same time, feeling ko mas magagamit ko pa rin to in the future dahil wala akong nakikita ang sign ng matatanggal or hindi na lumulubog pag pinipindot or lumalambot na. So, okay yung buttons para sa akin. Ang susunod naman ay yung build nitong headphones na ito. So, kung napanood nyo nga yung una kong video tungkol dito, binanggit ko doon na yung mga previous headphones na experience ko, may problema siya sa dito sa bandang taas. Kasi kung i-compare mo siya sa mga murang headphones na nabili ko nung una, hindi talaga at yung taas, hindi siya made para mabend. Parang ano lang siya, parang pang mga maliliit na ulo or standard na ulo. Eh ako, medyo malaki ulo ko. Saka madalas, mahaba buhok ko. So, kailangan ko talaga ng headphones na pwede na pang malaki. So, kailangan ko talaga ng headphones na nakaka-stretch. So, ito naman, okay naman siya. At saka kahit palagi ko siyang nai-stretch, hindi siya mukhang parang nagkakaroon ng cracks or nagkakaroon ng cracks. Mukha pa rin siyang maayos at hindi ko feel na masisira to. Basta ginagamit ko ng maayos. Maganda rin yung comfort ng mga kutsyon dito. Itong sa gilid, sa tenga, at yung sa pang-ulo. Hindi naman siya mukhang parang natatanggal or natatastas tulad ng mga ibang gaming headset, di ba? Hindi naman siya mukhang parang nagbabalat or nagbubukas. Mukha naman siyang matibay pa rin kahit palagi ko siyang nagagamit. So, okay siya sa akin. Yung comfort sa pagsuot nito, medyo hit or miss siya. Minsan nakakangalay, minsan hindi. So nakadepende talaga siya sa tamang pagsuot ng headphones. Nananatili pa rin siyang portable sa akin dahil natutupi ko siya, naiikot. Pwede ko siyang ilagay sa mga maliliit na case or sa mga makakapal na case na pang headphones. So okay pa rin yun sa akin. Yung next naman ay yung sound quality. Hindi ako na-disappoint nito. Sa pakikinig ko ng podcast, malinaw yung mga boses nila. Nandun yung pagiging crispy at the same time, yung bassy ng boses, na mga quality na mic na ginagamit sa podcast. At sa pakikinig ng music, naririnig ko yung bawat instruments na dapat nandoon. Isa rin pala sa pag-test ng sound quality ng isang headphones ay yung pakikinig ng Bohemian Rhapsody ng Queens. Usually kasi sa mga 800 peso na Bluetooth headphones, hindi mo maaasahan yung ganda ng quality ng music. Di ba? Usually, makikita mo mga promotion nila, mga subwoofer, mga ganun. Maganda siya pakinggan bilang feature na special sa isang headphones. Pero in reality, masyado lang siyang bassy at nagkukulang siya sa treble or sa tinis ng music. So okay siya pang mga heavy na bass na mga tugtog tulad ng rap songs. Pero wala talaga yung pagiging punchy kasi yun lang, bass lang yung meron yun. Pero ito, buo talaga yung quality ng sound niya. Though hindi siya yung parang sobrang ganda talaga. Kasi syempre, mumurahin lang to. Pero nandun na siya sa parang above normal. Siguro kung makakalabas kayo at makapunta sa mga physical store na may mga headphones, pwede nyong i-try isa-isa at i-compare nyo yung mga tunog ng bawat headphones para malaman nyo kung ano ba talaga yung pinakasulit. Yung susunod naman sa mga positive na bagay dito sa headphones ay yung battery life. Though hindi ko sinubukan yung tagal talaga ng battery life nitong headphones na to, masasabi ko na magagamit mo siya na pang matagalan, na hindi ka mag-worry kung may charge ba to o hindi.
dahil nasubukan ko tong headphones na ito sa online class at nagamit ko siya ng buong tatlong araw na hindi ko chinacharge. So, doon talaga makikita yung ganda ng battery life nitong headset na ito. So, lilipat naman tayo sa mga negative parts na itong headphones na ito. Siyempre, mura to. Meron to mga compromises. Yung una ay yung saksakan ng pag-charge niya. Micro USB pa rin to. So, hassle to kung puro USB Type-C ka na sa cellphone mo o sa laptop mo. Pero kung hindi naman, hindi okay lang. Pero hindi lang siya basta micro USB. Kaya ako nilagay siya sa negative. Pero sa pag-charge ko nito, medyo parang masikip yung pag-charge. Kaya nag-worry ako na baka masira ko yung port nito. Kaya medyo nilalagyan ko ng pag-ingat sa pag-charge. Isa ring negative part na itong headphones na ito ay yung mic. Although ginagamit ko siya pang online class, hindi ko ginagamit yung mic nito sa online class. Ang ginagawa ko lang ay yung tunog dito dumadaan, pero yung mic sa laptop pa rin. Hindi ako confident sa mic nito dahil sabi ko nga sa previous video ko na tungkol dito sa headphones, medyo malayo yung magiging boses mo at medyo parang muffled. So pag nagsasalita ka ng mahina, hindi ka talaga maririnig. At kahit na malakasan mo yung boses mo, medyo hindi siya gaano kalinaw. Ngayon, isa pang negative part nitong headphones na to ay yung sa price. Binaligyan ko yung presyo niya sa Shopee. Ganun pa rin. Actually, nakita ko siya, 820 na. Hindi siya tulad ng dati na binili ko na exact 800. So, sinubukan ko maghanap ng mga mura sa Facebook Marketplace at nakita ko mga mas mahal pa. May mga nabibenta sa Facebook Marketplace ng mga 1,000, mga lagpas pa doon. Siguro sila yung mga nagre-resell nitong headphones na ito. Pero ang problema doon, wala akong makita mga nagbebenta ng second hand. Pero kahit mukha siya nakakalungkot, isa to sigurong pruweba na lahat na bumibili nitong headphones na to satisfied talaga at tumatagal sa kanila. Kaya yung 2 months na experience ko dito sa headphones na ito, maganda siya. Nire-recommend ko pa rin hanggang ngayon. So, kung nagustuhan niyo itong video na to, like lang kayo. Kung hindi, okay lang. Subscribe kayo at hit niyo yung bell para sa mga susunod na video. Bye! Yeah.